Yo, what's up guys? This is Rai. Welcome back to my channel. So, andito pa rin ako sa Man Cave ni Alfred Shinobi. You've seen the vlog of Sir Carlo Ople. Ito yung multi-million collection na sinasabi ni Boss Carlo Ople. And yun nga, dito ako ngayon kasama ko si Boss Alfred. Yeah, Boss Alfred. Guys, yung multi-million na sinasabi na yun, huwag nyo masyadong isipin yun. Ha? So, Boss Alfred, maraming salamat again for opening your doors para sa akin. Always welcome, brother. So, guys, meron kaming short chat ni Boss Alfred Shinobi. Abangan ninyo yun. Meanwhile, B-roll muna tayo ng mga sapatos na makikita nyo rito sa collection ni Boss Alfred. Let's go! So yun nga guys, no? Eto ngayon, na-solo natin si Boss Alfred Shinobi. So Boss Alfred, again, salamat sa privilege na makarating dito sa inyong tawag mga rito man cave, no? So, yun. So Boss Alfred, very short chat lang to, short interview lang natin. Meron akong niready na mga question talaga eh, pero naisip ko, hindi naman gagawing formal interview to eh. So eto na lang Boss, Boss Alfred, no? Una, sabi ko rito, I'll ask you what's your favorite pair of all time. Pero naisip ko sa sobrang dami nito, para hindi ka na mahirapan, kahit pa paano, hingin na lang ako sa iyo ng top 3 mo. Out of, eto, sa lahat ng mga sapatos dito sa room na to, ano yung top 3 mo? Ika-third ko, eto. Dornbecker 4. Dornbecker 4. Cancer patient ang gumawa nito, named Isaiah. Dun sa hospital na Dornbecker, nickname niya is Superman. Siya ang nag-design nito. Nilagyan niya ng Superman logo sa tongue. Green na kryptonite. Oh, okay. Yeah. And yung number 2 ko, actually wala siya, hindi ko na siya ma-in-order ko ano yung 1, 2 and 3 basta yeah, favorite ko na lang. Yung sumunod is itong OG na 1. 1985 na Bright One. Kita nyo, kung makikita nyo sa video, may yung leather niya nag-ano na. Pero sa 85, medyo maganda pa yung condition. Kahit sino may gusto na itong pair na to kasi Actually, yung history. Kasi niya hindi yung price, hindi yung sobrang mahal, pero yung history niya. Then, itong Freddy Krueger na SB. Nawa to, para dun sa movie na Nightmare on Elm Street. Kaya lang nagka-conflict sila. Yung rights ng movie at saka ng Nike. Kaya hindi na nila ni-release. Pero meron ka. Meron. Ito yung paborito kong gamitin. Yeah. SD. So, Sir Alfred, nabanggit mo sa vlog ni Boss Carlo Ople na si Perfect Pair is talagang yung inspiration mo para magbalik ka ng mga sample pairs. I believe, di ba, parang recently lang, nakapunta ka sa mismo house niya. Yeah. Nakapunta ako dahil sa help ni nung kaibigan natin, si Engel. Siya yung nag-link sa akin kay Perfect Pair kasi alam niya na yun yung si Perfect Pair yung inspiration ko. Nag-start ako ng mga rare pairs. So, na-meet ko siya doon sa US. Sobrang bait. Siya yung parang ma-compare ko siya dito sa atin, parang si Boss Biggs. Ah, Big Boy Cheng. Yeah. Idol, Boss Biggs. Sila yung nasa peak na ng kanilang shoe game. Okay. Pero sobrang humble na, sobrang bait. Sino pa yung parang nandun na sa taas na akala mo
mahirap silang kausapin ganyan. Yeah. Pero sobrang talagang down to earth. Parang hindi ako mapaniwala. Kaya nung nandun ako, na starstruck talaga ako. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makakuha ng video. Basta tingin na lang ako ng mga pairs. Nung nakikita ko sa mga post niya, iba pa rin pag nandun ka na. Oo. Iba yung feeling ng... Siyempre, idol mo yun eh. Tama. Tapos sa ngayon, dito sa atin, sa ngayon, ang pinaka best collector sa atin, si Boss Biggs. Big Boy Cheng. Big Boy Cheng. Yung mga, yan yung mga heavy hitters kung tinatawag, ng mga OG sneakerheads. Mga heavy hitters yan sila, si Perfect Pair, si Boss Biggs. Tungkol sa ano, tungkol sa shoe game in general. Kasi ako, nagsimula ako sa shoe game 2012-2013 eh. Pero ano lang ako, low-key lang din ako, sabi mga GR, ganyan. Same din ako, puro GR. Tapos basta kung ano yung makakaya lang ng budget talaga. Ngayon, before kasi, magagawa mo pa yun eh, pag mini-release. Of course, may mga nagka-camp out. Mm-hmm. Tapos eh, may mga time na may aabutan ka sa store, although very limited sizes, masusukat mo pa. Ngayon, it seems very impossible nang gawin yun eh. Oo, before kasi, yung siguro nagbabago na rin eh, yung medyo high-tech na ngayon. Oo. Before kasi, talagang minsan may maabutan ka pa sa shelves. Yes, yes. Punta ka ng Nike, meron ka pang naabot. Swerte-swerte tayo noon. Sa ngayon, medyo yung technology na. Online may mga na naka-online na lahat, mga raffle online. Yeah. Mga bot. Ganun talaga. Kaya naubos na tayo. Pero swerte din sa mga nakakuha. Yes, yes. Kaya yun, yung siguro yung ano ko na lang yung thrill before, kasi nung pag yung i-hunt mo yung sapatos, mm-hmm, yung mag-aabang ka ng news na aabangan mo yung news na may i-release na kung kailan may ano kayong mga bagong releases. Yeah, so, kasi multimedia before hindi ganun ka parang naka-mainstream eh. Mm-hmm. So mag-aabang ka talaga ng news parang siguro weeks before bago nila ilalabas na may i-release na ganito. Parang excited ka na, ganun before. Ngayon kasi, ngayon, nag-leak agad. Oo, nag-leak agad. Months before the release. Yeah. Pareho lang siguro, pero magkaibang way lang. Magkaibang way. Dati mahirap kasi kailangan pupuntahan mo talaga. Ngayon, bibili mo na lang sa online. Hanggang ngayon, meron pa rin namang ilang mga stores na makakapag-camp out kayo. Okay. Kaya lang, siyempre yung mga establishment. Yung store kasi, hindi naman yung standalone. Nasa mall yan, nasa isang buong... like GC kunwari. So, hindi sila basta-basta nag-aalaw na may mag-camp out doon. So, nagkakagulo minsan po siya. Alam mo yun? May nagka-camp out, naggagawa na sa lilista and all. Tapos, hindi i-honor. Ayun, hanggang sa magkagulo na, umaabot na social media yung mga away-away nila. Pero yun, ganun talaga siguro. Social media rin kasi talaga yung naging instrument para mag-advance yung way natin ng pag-talk ng peers. Eh. Yung excitement noon, ba rin yung excitement ngayon. Tama. Kaya yung medyo kagaya namin na medyo matatanda na wala na tiyagang pumila at saka magsundan yung mga ano, abang-abang na lang. Swerte yan na lang. Ganun na lang. Ito boss, syempre hindi na natin sasama si Boss Biggs dito sa usapan kasi napag-usapan na natin siya. You've been in the game for quite some time now. Sino pa yung mga collector na inabutan mo dati? Sa tingin mo ano dapat makilala sila ng mga bagong generation. Ang first ang Henson Brothers. Henson Brothers. Yun talaga. Sila yung kung sa international before, si Perfect Pair yung inspire sa akin. Locally naman Henson Brothers talaga. Salute talaga ako diyan before pa. Yes, yes. Ang mga pairs nila talagang sobrang rare siya na hindi ko alam kung paano ko makukuha na sila lang yung meron. Yun yung thrill nga sa akin. Yung parang yun yung nag-ano sa akin na nakuha nila sa ganito. Paano kaya makukuha yun? Naghanap ako ng way na doon ako nag-start. Yeah, yeah. Na-inspire ako sa kanila na nakakuha sila ng ganun. So nag-start ako maghanap ng connections abroad. Inamanuin ko na rin si Boss John Saison Grantosa. Siya yung parang nag-guide din sa akin. Okay. Doon sa... Siya yung parang nag-open ng door ko doon sa mga
rare na pairs, sa mga hit pairs, mga ganyan. Siya yung nag-help sa akin. Malaking tulong talaga siya. Filipino siya na from Bay Area, San Francisco. Mabait, mabait. Makakilala natin sa abroad na mga Filipino, mga matutulungin naman. No, wala naman tayong likas lika sa Pilipinas. Oo, oh, siguro. Yan yung mga OG sneakerheads. Yes, Team LMS, yan yung mga tinitingnan ko talaga dati pa. So, sila yung mga nauna, tapos hanggang nanonood na lang ako sa kanila. So, ganun, tapos dahan-dahan. Nung nagko-collect naman ako ng mga rare, ang nakakaalam lang, ako lang. Actually, ako lang talaga. So, may hinikayat na ako nung friend natin na taga-abroad, si Boss John, na mag-post ka naman. Tama. Anuhin mo yan kung Filipino naman eh. Pakita mo din sa Pilipinas na meron tayong ganyan, na may mga Filipino din na nagko-collect. Ito Sir Alfred, tukol pa rin to sa mga pairs na nagkaroon ka or meron ka. Meron ka bang pair na nire-regret mo na kumuha ka ng pair na yun? Meron. Pero sabihin ko na parang sisi ako kasi hindi ako naging patient. Okay. Kasi nabili ko siya medyo nasa peak price. Ah, okay. And then biglang nag-stock sila. Nag-release sila. Actually, yun yung ano, Yeezy na Zebra. Ah, oo, Yeezy Zebra. Peak siya ng price. Then may friend ako na gusto siyang ibenta. Magkano ba yung alam nito before nung hindi pa siya nag-discount? Siguro na sa mga 50 to 80,000. Ah, okay. Kinuha ko siya. Tapos lang nag-drop yung price niya. Hindi ako nagsisi na nakuha ko siya. Okay naman siya, gusto ko naman siya. Kaya lang nagsisi ako kasi hindi ako naging nagtiyaga mag-antay na lang. Tama na. Meron ka bang pair, Boss Alfred, na nabenta mo na, tapos ngayon, nanghihinayang ka kasi hindi ka na makahanap ng pair na yun? Actually, hindi ko siya binenta. Okay. Na-trade ko siya. Ngayon, parang nanghihinayang ako kung bakit ko siya na-trade. Siguro yung Jordan 1 na fragment. Ito yung blue. Yung blue. Na-trade ko kasi siya. Kaya ngayon, naghahanap ulit ako. Ako yung nawalan. Hindi nag-restock na yun? Hindi eh. Yun kasi yung sabi nila, may restock. So, na-trade ko siya sa gusto. So, okay naman din na shoes, pero hindi ko na matandaan kung ano yung na-trade ko sa kanya. Pero, okay. Gusto ko rin kasi yung shoes, kaya ako na-trade. Yes, yes. Kasi ang rumor nila, meron nga daw restock. Yung pala, hindi. So, Last year ko ata siya narinig eh. Nabasa somewhere na magkakaroon na restock yung fragment. Tapos may mga comment na rin yung mga sneakerheads na parang, okay, so may fragment tayo, bababa yung value nito. Apparently, hindi pala nag-restock. Yeah, So, yun. Baka meron dyan mababait. Yun. Ano? Size 9. Size 9. Jordan 1 fragment. Baka naman meron kayo dyan. Boss Alfred, are you a fan of Off-White? Off-White? Okay naman sa Off-White. Pero hindi lahat ng Off-White kinukulit ko. Okay. Yung kasi yun lang talagang. Diba naglabas sila nung ano? Nung 10 ba yun? 10 the 10. Silhouette. Yeah, the 10. Siguro pili lang yung nakuha ko. Jordan 1 na OG. Then yung UNC. Okay. And then Presto, yung black and white. Ang meron ka, Boss, dun sa first batch ng Off-White are the Jordan 1 tsaka yung Presto. Presto. So, hindi na ako sumasabay talaga. Pinipili ko na lang siya. Yes, yes. Kung ano yung gusto ko, yun na lang talaga yung binibili ko. Okay. Yeezy. Sa ano Yeezy, ang favorite Yeezy ko yung version 1. Version 1? Yung Moonrock, Oxford Tan, and yung Turtle Dove. First batch talaga. Yeah. Wow, okay. Yung mga OG, ako ko siguro sa age na. O ano, gusto yung mga yun. Pero mas gumawa yung technology ng mga sapatos ng mga bagong Yeezy, nagiging comfortable lang, pa-comfortable ha. Pero sanay siguro lang ako dun sa mga OG na nung mas gusto ko yung siguro. So, Sir Alfred, yun na lang muna yung mga questions ko for now. Kung sakasakali, next year, baka sakaling bumalik ako dito, baka mas marami na akong makita dito sa man cave mo. Always so, welcome, brother. Maraming salamat. Tapos, abangan ninyo, meron kaming part 2, part 3, bahala na kung makailang part. Meron kaming unboxing ni Boss Alfred, so abangan nyo yun.